Dahil showbiz tip lang kami. Iconic. Yan ang akmang salita sa bagets na pinalabas ng February 1984. Isang buong henerasyon, malaking impluwensya ang bagets sa pananamit, pananalita, sayaw at musika. Pagkaraan ng dalawang dekada, ano na ang nangyari sa mga bagets? Iba't ibang daan ang tinahak nila. Pero mas kinina sila bagets, di pa rin natin sila forgets. Ako po si Ricky Lo, showbiz team lang may kaya. Ibang bagets naman ang sinusundan ng aking DPA, mga bagets of today under bad habits. Ang bagets na to ay lumipat mula sa kabila dito sa kabilang istasyon. Pero dala niya ang kanyang bad habits. Sa mga tapings to, sa mga tour, sa mga promo, palagi siyang late at ang dahilan niya, nasisira ang kanyang sakyan. Pero binuko siya ng kanyang driver. Kahit daw nung nasa kabila pa siya, ay yun na talaga ang kanyang alibay palagi. Sayang naman ang bagets na to, gwapo at talented. Baka naman from PX ay maging X siya pag hindi siya nagbago ng ugali. Say Bagets, and the first person that comes to mind is Aga Mulak. Aga plays Adi in the movie, and after that, his life was never the same again. Yung Bagets is a concept. Ako at saka si Douglas naka-invento. Oh, daw. Tapos kay Alon Alegre galing yung word, yung Bagets. Oh. Tawag sa mga teenager, Bagets eh. So we got the idea. Binenta namin sa Regal kay Mother Lily, pinagtawanan kami. Hindi raw kikita yun. Naisip namin, ibenta kay Vic Del Rosario. So then, si Vic, inaccept niya, providing kasama ako sa film, kaya ako yung pinaka-mature. Kumbaga package, we buy the script and the story, kasama si William. That's how nag-umpisa yung baget. Bagets, a phenomenal film that jump-started the career of a bunch of 80s young stars. After 22 years, walang dudang matingkad pa rin ang pangalang Aga Mulak. Paano napunta sa yung role na yun? There was supposedly an audition, but hindi naman audition, but parang pinatawag na ako. They wanted to check me out, ano? So, pumunta ako ng kasama ko pang tatay ko nun, and sa bahay ni Ismael Bernal. Yeah. Bernal? As a movie was shown 84, we filmed that 83. So do you remember what kind of character Adi is, di ba? Yes, of course. Playful. Well, lahat kami pare-pareho doon na yung mga first-timers namin lahat, ano, mm-hmm. Like we were all graduating students. And andun yung puppy love, and then may in-love ka sa mas matanda sa'yo, and gano'n. Nangyari ba sa'yo yung na-in-love ka sa mas matanda sa'yo? Oh, yeah. Much older? Oh, yes. I was 14? I was 12 years old. 12? Ano yung pinaka-memorable scene mo dun sa movie? Walang eksena, but basically it's the filming itself. The whole time we were filming Bagets was an experience. Lahat yung first time sa akin. So, parang barkada, no? O sobra. Herbert, sobra. William, bago Raymond, JC. And nagsusunduan kami sa shooting, pa sa bahay. Kapit-bahay mo pa na si Herbert. Sinusunduan niya ako, tapos si William, dinadaanan kami, si JC. Mm-hmm. Nagsusunduan kami bago magpunta sa shooting namin. And we'd always be together, parang it's like 20, it's like a 24-hour thing na magkasama kayo parati. Ah, so from the shooting, yung lakad ka, di ba? Masaya, ibang pakiramdam. Mahirap sa isang artista i-outgrow ang role na gumawa sa kanya. So, how was Aga outgrown, Adi, sa pagbabalik ng showbiz trip? Sa banda rito, banda roon, di ka mababato. Mga rakista, may kakaibang jamming. This is what you need. So take a look at me now. There's just an empty space. Yo, take it from here, Andrew. Isang kakatayin at papauin natin. Get those bats and the best of new ones. Hindi sa shooting at promotion ng pelikula natapos ang samahan ng bagets. Kahit tapos na ang paggulong ng kamera, naroon pa rin ang nabuong pagkakaibigan nila. Sino ang pinaka-memorable mong co-star doon?
Wala siya. Ang naging close sa'yo later? Si Herbert talaga ang naging Herbert. Si Herbert was my neighbor and siya yung nag-alalay sa akin. Meaning, sinuportahan niya ako, tinulungan niya ako. Sino ang baby daddy mo doon? Sa Baguets? Tinakawa ko na alam mo pa. Baby Delgado. First shooting day ng movie, yun na eksena pinagtanggal ako ng pantalon ni Mario de los Reyes. Naka-shorts. Underwear. Underwear? Oh, siyempre, 80s eh. Siyempre, yung brief ko noon, hanggang dito. Diba? Hindi mo nagagawin yun. Mahirap gawin yun. That time pa, sabi, okay, aga, tanggalin mo na yung ano mo. So, parang, hindi, parang, nakatingin ka sa director mo, siyempre. Hindi ko kilala si Mario, di ba? Parang, ano po, tatanggalin mo yung pantalon mo at tatanong ko sa pool. Parang hindi ka pwede mag-complain. Parang, sige po. Uh-huh. So, briefly, paano may describe yung mga bagets na... Mga bagets pa rin yun, di ba? Una, si Herbert Bautista, siyempre, Vice Mayor of Quezon City na ngayon, di ba? Paano may describe si Herbert? Si Herbert, kumbaga yung vision niya, yung mula noon, may programa siya sa buhay niya. And nakita determined. Ko... Yes. Oh. So, sinundan niya talaga lahat. Aga is a person that, you know, we seldom see him. But when we see each other, he always leaves a mark. He's a one-word man. Eh. Parang few words, ano? Man of few words. Eh. Parang pag nakikita mo, pare, ano sa palagay mo? Pak, bibitaw lang siya ng salita. Tatanim ka agad sa'yo yun. Si William was our kuya before, no? Siya ang kuya. Siya ang promotor ng... ng mga kalokohan. Ato mga kalokohan. William, pasensya ka na. Ano mga kalokohan? Si Yayo Aguila na naging misis ni... Si Yayo, nang pumasok si Yayo sa Baguets, lahat nagkakagulo kay Yayo. Lahat kami gusto ligawan. Diba? Lahat kami gusto pumorma kay Yayo. Kay Yayo Aguila. Siyempre siya, pinakamatanda, di siya yung bumakot. Dinaan niya sa edad para ako magaling dito, tumahimik kayo. Hindi naman ako niligawan, wala nga lumigaw sa ako. Kasi nung pumasok si William, umatra sila. Si Aga. Aga is very serious with his career. You know, before he decides on things, may tinatanong pa siya mga ano, kumbaga may manager siya. Eh. Si JC naman, akala mo nun, hindi mo pwede matignan ng masama dahil tatamaan ka sa kanya. Napinsan na naging wife mo, siyempre. Na ngayon, naging pastor, naging pare. Aga, I would say of all the cast in the Baguette, like what I said, I considered Aga a close friend. Nung na-meet ko si Aga, he was still a young boy in shorts, and the next thing you know, he was in the widescreen, and, you know, he basically made his way to stardom and is still going strong. Si Jobel. Ganda ng mata, di ba? Hindi ko pa nakikita nga si Jobel ngayon eh. Now, but of course, dami namin pinagsamahan ni Jobel. Si Raymond naman, si Raymond is the, ang tawag namin dyan is, kumbaga, at that time, when we were filming, siya yung straight guy. Straight guy. Siya yung nerd. Oh, but, akala namin all the while, ganon. Siyempre, sa grupo siya yung Inglesero. Okay. So, para ibang dating nito. English to. Sure. Yung pala, nalaman namin, loko-loko rin pala. Late. Late. No. Aga, I love you, but you were always late. Childish. Si Yula naman became my leading lady in Hot Shots. Hot Shots? Yes. Aga Mulap. Candy. Hindi ka ba sa'yo? Hindi. Magandang lalaki, mukhang candy. Naisip mo ba na magiging superstar ka? Siyempre, bata pa kayo, di ba? 14, di ba? I remember lang nung picture na ito, nasa likod kami ng poster ni Herbert. And yun yung opening day ng movie. May theater tour kami. And pagsakay namin ng coaster, sa kami ni Herbert na nasa likod, sabi ko, pare, ganito ako, pare. Para mag-iiba na rito ang buhay natin. Bert, after today, mag-iiba na yung takbo ng buhay natin. Sabi nga, Leandro. Sinabi niya sa akin. Nag-iba nga, no? Sabi ko, hindi ko naman maintindihan. Eh. So, you know, and then I realized, napakalalim din pala ng tao na yun. Kala ko, gwapo lang. Hindi, malalim talaga. May lalim din pala, no? So, yun. Iba na nga yung mga landas namin. We went into different fields and all of us are one way or the other successful in our own. Even after Campus Beat, which Aga referred to as flop, came Miguelito and a long line of movies that have all proven the promising actor that Aga is.
Also, mabuti na kagawa ng pelikula ni Lino, no? Miguelito, yes, yes, very memorable, yes. In Nida Blanca. After Cabo Speed, that's the bumawi ang tatay ko. Oh. And he had to ask Lino to do a movie. Landmark yun, di ba? Miguelito, that started my, well, my serious movie. In a while, Aga's successful career and the downside. Anong sumpa ang inililihim ni Perula? From Adi to Miguelito to Doc Aga. Malayo na nga ba ang narating ng dating bagitong si Ariel Mulak? Kasabay ng pag-usad ng kanyang career, kasunod na rin ito ang kanyang masalimuot na buhay sa showbiz. 1985, nang magsama sa pelikulang Airpats Kung Forgets, sina Aga at Janice de Belen. Dito na nagsimula ang isa sa mga hindi malilimutang relasyon sa lokal na industriya. When you look back at the team up niyo, anong naalala mo doon? It was nice and it was fun and, you know, maalaga rin siya noon at inaalagaan din niya ako lalo na yun. Kaya marami na story yun, so ayos na yun. 1987, nang magbunga ang relasyong Aga at Janice. At the age of 17, Aga is already a father to Angelo Luigi. Na-survive mo yung naging tatay ka at 17? That experience before taught me a lot. And I mean, it has taught me to be stronger and... But it's different now. It's scarier now, no? Now that I have a teenager. Well, my son is a nice boy, si Luigi. Marami na siyang dinadaanan sa buhay niya, and I want him to experience it, you know. And kung masasaktan siya, you know, kung lalagapak siya, kung ano may sakit na mararamdaman niya, I want him to learn from that experience, because that's how I went through life also, by experiencing all this crazy and nasty things that really, you know, talaga bumagsak ang buhay ko. Hindi sa pagiging batang ama natapos ang career ni Aga. He continued to be the most sought after leading man in showbiz. But it was on May 2001 that Aga finally found his leading lady, Charlene Gonzalez. Nag-uumpisa pa lang ako kasi mag-artista. Pinangarap ko na mag-asawa. Bago pa ako maging artista, ang pangarap ko magkaroon ako ng asawa, magkaroon ako ng pamilya. So, now that I have my family, walang hindi ako... Kung ako nga, hindi ko kaya saktan yung mga yun. Lalo kung hindi papayag na masakta sila ng ibang tao talaga. Sa years mo sa showbiz, ano yung pinakamabigat na intriga? No, there was one, ano, nung merong incident about yung breakup namin ni Charlene daw na kami naghiwalay. Just 2 years after the marriage? Yeah, that was like last year or 2 years, 2004, I think. Kaya sino pinagsimula nung chismis na yun? Ayaw ko, kaya nga yun ang yun. But sa akin, okay na yun. But sabi ko nga, kung sa amin nagagawa yun na pwede mong invent na story, sabi ko, what more sa ibang tao rin, ano, na mga nananahimik. May third person na inaano? No, wala naman third person. Third person? I don't know kung may third, basta may kanya-kanya story na sila, ano. Sa akin lang, parang, you know, sa pag-aalaga ko sa asawa ko, sa marriage namin, and then biglang may maglalabas na gano'n. How it's sensitive and asama, ano, angit. Parang nawalan ako ng gana for a while to get back to work and... Talaga, napiktang. But I was just quiet about it lang, ano. But, si Charlene ba, napiktang din? Both of us, hindi kami nasaktan, parang nang hinaan lang kami ng loob. Yeah, parang, bakit ganito itong industriya? Wala namang storya ni walang katotohanan, and then biglang maglalabas na ng ganun. Oo nga, no? Parang binabato lang nila. More than an actor and a product endorser, Aga Mulak is now a devoted husband to Charlene and a doting father to Luigi, Atasha, and Andres. How are you as a father to the twins? Ako, buhay ko ngayon. Spoiler ka ba? Disciplinarian? Ako? Both. But I'm more of a disciplinarian, really. But I just let them be. Aside from disciplining them and spanking. I spank my kids from time to time, but... I want to teach them, really. But I want them to learn. To learn on their own. When they grow up, definitely, alam na nila yun, even my friends and family, even my wife knows that pinagtatrabuhan ko lang sa buhay ko ang edukasyon ng mga bata. Yung hindi ko nagawa sa buhay ko, yun ang gusto kong mangyari sa kanila. Makapag-aral sila sa kahit sa eskwela, kung ano man yung mga gusto nila, dinadasal ko na sana makayanan ko yun. Sinasabi ng mga magulang, patapusin ko muna ng pag-aaral. But ito, talaga patatapusin ko muna sila ng pag-aaral talaga. Parang
Ganyan, ano? Yes, ganun talaga yun. After that, bahala na kayo. Mag-aral kayo, tapusin nyo. Pagkatapos yung magkuleyo, bahala kayo. Dahil unang-una, wala kayong makukuha sa akin talaga. Wala daw. No, really, kailangan nila maghanap buhay. Wala silang makukuha sa akin. Eskwela lang ang bibigay ko sa kanila. Education, the best. The best education they want, really. The best education they can have. Aside from that, nothing. Is there anything you want to tell Una, si Charlene? Kasi nga sabi ko nga, ang mga anak natin, paglaki niyan, iiwanan tayo niyan. Ang ending niya, kami mag-asawa pa rin na mag-asawa. Pag-family lang, pero pag-visibisita pa rin. Yeah, but you know, weekends, di ba? Mataalis pa rin yan. So ang ending niya, kami mag-asawa pa rin na magkasama. Weekends so nga, no? So my kids will grow up knowing that I love their mom. So sobra-sobra ko mahal yung. And what's the one word that best describes Aga Mula? Paano ba? I just love my family, really. And I love God, really. Ang problema ng mga bagets ay iba sa mga problema ng adults. And since hindi naman sila mga characters at sila ay mga tunay na tao, kailangan harapin nila ang problema. Sa pagbabalik ng Showbiz Trip. From Central. Marami ang nagbukas na pinto para sa kabataang naging parte ng bagets phenomenon. Gaya ni Aga, halos lahat ng cast may iba't ibang pinatunguhan at may mga balakid ding pinagdaanan. Yula Valdez became a great actress, but her 9-year relationship with Ronnie Quezon ended up in a trauma. 9 years, ano? Parang, anong nangyari sa you briefly? Nagka-clash lang talaga yung personality. Okay, hindi naman basic differences, no? Kasi otherwise, right, wouldn't last. Ang observation nila, right from the start, hindi talaga dapat tinuloy. Hindi kayo compatible. Gaya ni Yula, nauwi rin sa paghihiwalay ang pagsasama ni na Monching at Lotot De Leon. Monching, you're okay now, di ba? After your third part, your marriage. Oh, I'm okay. You're okay with Lotot already. Oh yes, we're very good friends. Halos pareho naman ang pinagdaanan ni na Francis Magalona at William Martinez. Dahil minsan silang nadawit sa issue ng droga. One time when I had a case and I had to battle this out in court, and of course I was vindicated. And, it ended up ako yung naging masama. There's something I can do about that. So I realized na may limitation palang pagiging mabait na tao. Si Gilbert o si Vice Herbert Bautista naman na linya sa politika. I'm learning from him. He's my teacher insofar as governance is concerned. And hopefully in the year 2010, siyempre, nasa sa kanya, but hopefully that he would endorse me as the next mayor of Quezon City. Sino naman ang mag-aakalang ang dating chick boy, preacher na ngayon? I'm actually a parish priest in our church, and I am also a preacher, but I serve as the senior pastor of the church. Si Jobel Salvador naman nilisa ng showbiz dahil sa isang eskandalo. Tito Ricky, you wrote something about it, you know that? Did I? You made me cry! of course, yeah. Pero okay na kayo ni Robin? Robin Padilla? No. I still have to talk to him. But how's your child? Okay na. He's grown up na. He's turning 17 actually. Already? His real name is Jeremiah. Kung may umalis, may iba namang nagbabalik. May other side ka daw eh, hindi alam ka. Well, everybody has another side. Yeah. Alam daw ng mga bagets. Ask Jobel. Ano yung? What is the other side? Dark side. The dark side? What is the dark side? Oh, what is the other side? No, I can't. Patikim pa lang yan ng pagsasama-sama ng mga kabataang minsan ninyong kinahiligan. Next week on Showbiz Trip, isang malaking reunion ang magaganap at tiyak na mas marami pang kwentong mauungkap. One reason why we love Bagets the movie is that it represented an age of innocence. But then, innocence doesn't last. Like everybody else, the Bagets move on and grow up, and they have to face their own problems like drug abuse, spouse abuse, and having their own bagets out of wedlock. Sana next week balikan nyo kami para malaman nyo kung paano binago ng buhay ang mga bagets. Meanwhile, we'd like to thank the following: M2K Publishing, Bagets Foundation, Viva Entertainment, Platinum Edition of Bagets, Remo Isaac, and Richmond Hotel, kung saan namin in-interview si Aga Mulak. Ako po si Ricky Lo, Showbiz Tip lang may kaya.
Showbiz Trip would like to thank the following: Guess Jeans, Meza, A New Level of Dining, People's Journal, Yes Magazine, High Magazine, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider, Pasto, Richmond Hotel, Blue Dolphin.